June. It's January 11. So I, for this year, this is actually my first ever vlog for 2019. And hope you guys can appreciate this one. So pakita ko na sa inyo yung buhay ko dito sa Canada as a vlogger, as a nurse. So simulan na natin. So katatapos ko lang maligo, guys. Ang usual na ginagawa ko after maligo is pine-prepare ko na yung mga gagamitin ko for work tomorrow. So ito siguro ilabas ko na to. Nialagay ko na siya dyan sa gilid. Tapos ito yung sosotin ko bukas. Tapos kasama na dyan yung scrubs. Ito na yung sosotin kong scrubs, guys. Actually, ito, nabili ko to 2 years ago. Hindi siya actually scrubs. Ganyan ang itsura niya, guys. Ganyan ang itsura niya. Yung siya scrubs. Gap yata to, if I'm not mistaken. Hindi, Abercrombie & Fitch. So small. So dati, hindi ko alam kung anong waistline nito, pero ang waistline yata ng small sa Abercrombie is between 28 to 30. Dati, hindi ko siya masuot. The reason being, kasi napakaluwang niya. Tapos medyo nag-gain ako ng weight. Hindi lang medyo. As in, nag-gain ako ng bonggang-bonggang weight. So ngayon, pwede ko na siya masuot. So tingin ko ito bukas instead na scrub pants. Pero kapag, alam, pag wala akong masuot, minsan sinasuot ko na talaga yung scrub pants kapag no choice. Anyway, so nakaready na yung uniform ko bukas. Kung mapapansin nyo, pinakita ko na to sa ibang mga vlogs ko before. Kung mapapansin nyo, puro scrubs lang naman ang meron dito. Even this one, yung jacket na to, it's actually from work. Ito, scrubs. Itong long sleeves na to is actually from work to. Itong jacket na to is also from work. Yan. Medyo, yan, ayaw lang mag-focus ng konti. Tapos ito, scrubs. Tapos itong taas na to, guys, ito, pag wala akong ginagawa, I try to study. Kapag medyo bored tayo, nag-study tayo. Pero kapag may mga time talaga ako, nagbabasa ako ng mga libro. Ito yung mga libro binabasa ko. Yung mga fiction. Minsan, true crimes. Pag fiction, gusto ko yung medyo may suspense siya. Ito yung tripod ko, guys. Hindi ko pa ito papakita sa inyo, pero maganda tong tripod na to eh. Kasi parang 5 feet yata ang pinaka-maximum nyo. If I'm not mistaken, between 4 to 5 feet kasi pwede mo siyang ma-adjust. Tapos ito, mga kuyagot na yan. Itong laman ng bag na to, ito yung mga ginagamit ko pag gumagawa ko ng parody about movies. Tapos, ayan. Ito, guys, kung napapansin nyo, sa camera. Hindi, it's Canon. Ito yung kauna-unahang vlogging camera ko na nag-start lang ako. Nagpunta ko ng US, ito yung ginagamit ko. But for some reason, nabasa siya ng kape at hindi na siya gumagana. So, kung may idea kayo kung paano siya paganahin ulit, let me know. Kasi maganda rin siya actually. This is Canon ELF 190S. Yeah, 190IS. Maganda rin siya, guys. Tapos, meron siya dito for Bluetooth. So guys, yeah, grabe nakakatakot pala yung bahay. But anyway, hindi ako nakakatakot yung bahay siguro kapag hindi ko siya nakita from the beginning kung paano siya ginawa. Pero we built this house from scratch kasi tapos every month or twice a month, dinadalo namin siya kung anong progress ng bahay. So, alam ko yung scale po ng bahay. So, parang kumpante ko na walang ghost dito. Anyway, baba tayo. Mag-isa lang ko sa bahay. Wala si Mami Daddy. Pati yung kwarto nila. Binuksan ko yung pintuan para yung init from there ay pumasok dito. Ayun yung kwarto nila. Ito yung kama. Actually, ang ganda ng ano niya, headboard niya. Oh. Ang ganda, sobra. Ang bili ko lang dyan actually is mga 400 lang yata or 500. Kasama na yung frame ng bed. Ay, yung frame ng bed. Pero hindi pa kasama yung kutsyon tsaka yung sheets. Tapos ito, galing ito sa bahay ni Brian. Actually, heater siya. So, si Mami Daddy, sinasaksak nila yan dyan. Tapos, para pag sa umaga, pag natutulog sila, nakakapag-emit ng heat yan. Tapos maganda yung labas nila kasi nakikita nila yung labas ng bahay. So ganyan yung labas ng bahay ngayon. Medyo maginaw. May snow pa rin siya, guys. Hindi na ako nagpa-park sa labas kasi pag nag-park ako sa labas, I'm scared na hindi mag-start yung kotse ko kasi sa sobrang lamig. So pinapark ko siya sa garage. So alis na tayo sa bahay. Sa kwarto ni Mami at Daddy. Nandito na tayo ngayon sa baba. Medyo maingay pa rin yung binuksan ko yung vent ng oven na doon siya sa gilid. Pakita ko sa inyo. And kasi nagluto ako ng spam.
So maraming nagtanong sa inyo kung may nag-design ng mga interiors dito sa bahay. Actually, ako lang nag-design ito. Nung binili ko siya, siguro mga 2 weeks bago ang possession date namin. So pagdating ng 2 weeks, nasaybo na namin siya. Medyo complete na kami sa mga gamit. So I'm very minimalist, kung wala masyadong gamit sa bahay. Yung Christmas tree na nasa gilid. Ayan. Yung Christmas tree na dyan sa gilid, tinanggalan ni Mommy Daddy. Ito guys, kung nakikita nyo, nilagyan ko lang to ng medyo sa pin para hindi siya madumihan. Pero si Kimmer at saka si Giggle naman ang gumagamit ng dalawang seats na yun. Dito si Kimmer, dyan si Giggle, may sarili silang upuan. So ito, added cushion para sa kanila para makatulog sila. Tapos kami dyan. Tapos nilagyan ko lang to ng sa pin para hindi siya madumihan guys. Pero tinatanggal namin pag wala dito yung dalawang dogs. So ngayon, punta na tayo sa may kitchen. So maliit lang yung bahay guys, diretso lang siya. Off ko lang tong fan. So in-off ko lang yung fan, nagluto ako kasi, buksan natin ng light. Yan, nagluto ako ng Spam! Tapos nilagay ko lang siya sa may papel para ma-absorb yung oil niya. Tapos ito, actually galing ito kay Maria. Hindi ko alam, para siyang chicharon guys. Chicharon siya na parang balon-balon na chicharon. So kung alam niyo yung comment ng below, ang sarap niya. Tapos nilagyan ko lang siya ng konting soy sauce. So ngayon, nilagyan na tayo ng baon natin dyan. Yan, ang dami, di ba? O, di ba? Yan, baon for life. So kung buhay Canada, kailangan magbaon kasi medyo mahal ang hindi lang medyo pala guys. Mahal talaga ang bilihan dito sa Canada, sa food dito sa Canada. So ngayon cover ko lang to kasi medyo malamig na rin siya. So ito na yung baon ko bukas. Tapos ilagay ko lang siya sa may baonan ko. Maraming nagtataka kung kasha kung okay na ba ako dito sa baonan na to. Actually sira-sira na to. Ayun na, may mga butas-butas na yun sa gilid. Kung gusto yung mag-donate, let me know. Anyway, maliit tong lunchbox ko. Pero maraming tatanong kung paano kung napagkakasya yung mga pagkain ko dyan for buong 12 hours. So 12 hours shift ako tomorrow. Ayun yung regular shift ko, hindi siya pick up. Tapos, tagal lang ako ng kutsara. Ay! Naku, may bisita. Malinis naman yan. Punas lang. So, tawag dito, lagay ko lang siya dito. Guys, hindi ko na kailangan natin the door. Yan guys, nilagay ko lang siya sa my raft. Tapos ito pala yung schedule ko, nilagay ko na siya dito. So January 2019, biruin nyo guys, ang shift ko lang is so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 shifts. So kung 12 shifts lang ako, mas karamihan doon is 8 hours pa. Good luck guys. Pakamakating na lang ako sa kalsada ay namamalimos na natin. Sana naman hindi mangyari. But anyway. So i-off na natin to. Yung ilaw na yan. Yan. Tapos itong coffee, nilagyan ko na siya ng brown sugar, ng cream, tsaka ng mismong coffee. Ito lang yung ginagamit ko guys. Yung cream na yan. Tapos yung coffee nandito. Tapos ito yung brown sugar. Ito kasi hindi ko na siya ginagamit kasi medyo matakot sa oras mag-brew, mag-heat. Pag nagmamadali ako sa umaga, wala na akong time mag-intak. Guys, ito na yung susi ng bahay. Nire-ready ko na siya. Medyo marami siya kasi nandito, including na dito yung susi ng garahe, including na dito yung susi ng bahay ni Brian sa kabila. Ito yung kotse, nire-ready ko na siya dyan para sa umaga, in-start ko na siya para patiting ko sa may kotse is medyo mainit na siya. So nandiyan ko siya nilagay para pagdating ko dito sa gilid na to, is labas na. Check lang natin yung labas. Guys, kung makikita nyo, wala pa siyang cover kasi alam niyo naman ang inyong lingkod. Wala pa tayo pambili ng blinds para dyan sa pintuan na yan. Tapos nilagyan ni Daddy ng gantong tape. It's because for some reason, si Kimmer umiihi dito. So, may mga stain pa nga dito ng ihi ni Kimmer. Ayan, no? Ihi ni Kimmer yan.
So, nandiyan dyan yan. Ito pala yung kainan ni Kimmer tsaka ni Giggle. Medyo malinis pa yan. So, ito yung itsura ng labas. Buksan natin yung ilaw. So, yan yung garahe. Nandito yung labas. So, paleta pa rin siya kasi wala pa rin tayong budget para pampagawa ng Stairway to Heaven, mga best. At snow pa rin kaya medyo malamig. Puno yan ng apple. So, hopefully, pagdating ng spring, magbunga siya. Kasi hindi ako sure kung namatay na ba siya, so sobrang lamig or not. So, pop-off lang natin siya ulit. Round table. Ang ganda ba ng ano? Ng tablecloth. Nabili ko to sa may... Akit, tayo lang ako para makita nyo. Nabili ko to sa may eBay for... $4 yata. Basta man, wala pa siyang $5, guys. Tapos free shipping niya. Pero matagal nga lang. Medyo 2 months lang yata siya inabot. Hindi ko alam originally from saan to, kung India pa to or Thailand. Pero ang ganda niya, diba, guys? So, parang medyo may accent lang siya ng konti. Tapos nandito yung TV. At tinatry kong wag manood ng TV. Off yung TV. At dito lang ako nakaupo. At dyan lang ako magre-review ngayon, guys. May nakalimutan akong gawin sa taas. Nakalimutan akong maglagay ng... tawag dito ng moisturizer sa mukha kasi napaka dry dito sa Canada. Ito yung banyo. Yan yung banyo ko, medyo misty pa siya kasi tapos ko lang maligo. Ayun na, yan po siya. Tapos ito, ang ginagawa ko, guys, tinatanggal ko na to. Ito kailangan ko to sa umaga, nilagay ko na dyan. Kailangan ko ng toothbrush. Ito yung toothbrush ko, kulay red, tapos si Brian is kulay blue. Toothpaste, tsaka yung shampoo. So, ilagay lang natin siya dito. Yan, nasa ganyan siya sa may top. Yan, yan lang siya, guys. And, hi guys, ito yung outfit ko for today. Ano mo nakikita nyo? Yun namang importante yan. So, maglagay lang tayo ng olay ngayon. Olay is very, very important sa akin, oh my God, kasi napaka-dry ng skin ko. Hello guys, so nandito na tayo sa kwarto ko ngayon. Naka-robe na ako. Itong robe na to, it's very very warm. So sa Canada ngayon, sa Calgary actually, it's actually negative 5 sa labas. Pero wala pa yung wind chill nun. Ang wind chill, usually yun yung malala, yun yung hangin. Usually lang yung negative 15 or negative 20 siya. Pero ngayon, it's not too bad actually. I think for the next few days, it's gonna be warm. When I say warm, mga 0, 1, 2 degrees. Medyo warm sa amin, medyo okay na yun. Pero ayun yung reason kung bakit ako minsan nagkakahilig. But anyway, napunta din yung usapan, hindi ko alam kung bakit. So ito yung robe na binagay sa akin ni Brian ng Christmas. So yun siya. Yan. So hopefully that would keep me warm. So ngayon, inaayos ko lang yung bag ko for tomorrow. Medyo magulo kasi siya. At tayo po ay matutulog na. So that's basically it. Ilagay lang natin itong cellphone, itong laptop dito. Ito yung salamin na ginagamit ko minsan. Tapos itong cellphone, lagyan natin dyan. Charge ko siya maya-maya. But anyway, thanks guys for watching. If you are new to my channel, please, 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 please subscribe. Kung luma ka na, thank you for watching. And thank you for the support.